Plantito Vlogs, magandang umaga sa lahat. Alam ko gusto nyo lumaki kaagad yung alocasia nyo, lalo na itong golden albo alocasia, gold siya guys, at saka itong variegated albo alocasia, so white green. So this morning ipaalam ko sa inyo yung technique ko, very effective technique, kasi ganito lang, kung ano yung height ng plant ninyo or any plant, usually yun din ang expansion ng roots. So kung ito yung height niya, example 7 inches, so yun din ang expansion niya sa from base up to here, yun ang expansion ng roots. So kailangan dito tayo maglagay ng abono o yung fertilizer. Actually ngayong umaga ipaalam ko sa inyo, 5 pesos lang ang gasto ko every plant sa organic fertilizer ko. So ito yung organic fertilizer ko, tingnan nyo. Oh. So kung tingnan nyo, ang isang sako nito is only, ito, is only 100 pesos. Pero ipaalam ko sa inyo yung composition nito. Actually, ang organic fertilizer na ito is composed siya ng mga organic materials ng kukupit, sawdust, rice hull, at saka chicken dung, at saka cow manure. So in other words, organic ito na fertilizer. Actually, ang lahat ng mga fertilizer, just like mga commercial fertilizer, ay soil conditioner siya. So in other words, pag i-apply natin dito, mas maganda ang tubo kasi makondisyon yan yung soil at saka ma-enhance yun yung nutrients para ma-absorb sa halaman yung mga elements. So ipaalam ko sa inyo, hindi ako nag-apply ng commercial fertilizer. So ito lang. So dito, ilagay nyo lang dito, circular yung motion niya, yung direction. Dito lang sa paligid guys, yung sinabi ko kanina, kung ano yung 7 inches, dito lang, so paikot siya, so dito lang kayo mag-apply, huwag kayo mag-apply sa base, dito huwag nyong applyan. Kasi ang any organic fertilizer or mga commercial fertilizer, pag i-apply nyo sa base, experimental siya, hindi nyo alam kung ano yung side effect niya, lalo na sa halaman. Kasi ang halaman, pag buhay na, alam nyo, hiyang siya sa lupa, kung ano yung ginagamit niyang nutrients. So in other words, huwag niyong basta-basta ang i-apply sa base, katulad nito. So ang ginawa ko nito is harrowing, iganyan niyo yung lupa para ma-enhance niya yung texture ng lupa na ginamit niyo. At saka itong organic na fertilizer, dito lang sa banda sa paligid guys, dito. Sa paligid niyo lang ilagay. So ito yung technique ko para madaling kaagad or faster yung development ng alocasia. So ito yung alocasia ko na algo. Tingnan nyo, may maliit na siya na anak. Uy, pakita ko sa inyo guys. Tingnan nyo, may maliit na siyang anak. Oh. Oh, tingnan nyo. Oh. Ito, may maliit na siya na anak. So, oh. So kung tingnan nyo, direct to the soil siya kasi ito yung talaga yung technique ko. At saka, may nagtanong kasi na bakit dalawa lang ang dahon ng kanyang stingray katulad ng ganito. Actually, sa experiment ko kasi sa mga alocasia, pag established na yung roots, huwag nyo lang diligan. Ito hindi ko na dinidiligan even 1 month. Anyway, pag umuulan, maka-absorb naman siya ng moisture content. Alam nyo, ang alocasia is water-sustaining siya, self-sustaining sa water absorption. Kasi kahit hindi nyo dinidiligan sa ilalim guys, actually, mag-absorb siya sa air moisture. So ano yung air moisture? Yun ang water na andun sa air. So nakalutang-lutang lang at saka i-absorb niya, i-magnet niya sa dahon niya. Kaya minsan itong dahon ng mga alocasia natin is maraming mga dito, may tubig siya. So tingnan niyo ang ganda. So pagkatapos yung ma-applyan ng complete fertilizer, ang alocasia na ito, kailangan huwag nyo munang diligan para hindi siya ma-force sa pag-absorb ng nutrients. So ito, so itong banda na ito, ang gagawin nyo, after 1 month, iganyan nyo yung lupa, para siyang mountain ba, para ito yung harrowing, para matakpan yung roots, para dito, para madali siyang magdami ang roots guys, at saka tingnan nyo, wala pang isang buwan, dalawa lang dahon ito nabili ko, ito tatlo na siya, at saka ito, from 2 leaves, naging 4 na siya. So effective ang harrowing or yung paglagay ng lupa sa gitna at saka yung dito lagyan nyo ng organic fertilizer.
So hindi ako nag-apply ng commercial fertilizer kasi mainit yung commercial fertilizer at saka makasira sa halaman. So ito, applyan din natin ang albo na alocasia. So tingnan nyo. So dito lang sa paligid, circle lang, huwag sa base. So ito yung talaga ang technique ko. Kaya tingnan nyo naman, ito, mag 1 month pa lang ito sa direct planting sa technique ko. Pero tingnan nyo yung mother plant. Oh, ito yung young baby na golden alocasia. Actually, wala pa akong mother plant ito. Pero itong golden albo, ito talaga yung expertise ko. Kaya naparami ko. Aside sa mga alocasia na ito na stingray. Pero tingnan nyo yung mother plant, guys. Oh, hintayin nyo ako. Tingnan nyo, may mother plant. So actually, tingnan nyo, pag nakadirect siya sa lupa, ang bilis niyang maglaki. So actually, hindi na ito dinidiligan, di ba? So for 6 months, wala na ito siyang dilig. So kung tingnan nyo, full sunlight siya. Pero ang advantage sa full sunlight, okay lang, mag-survive naman ang mga alocasia. Pero tingnan nyo yung variegation niya. So lumulutaw na dark green at saka white yung combination ng variegation. So tingnan nyo. So meaning majority talaka yung green kasi naka direct sunlight siya, full sunlight. Pero pag hindi full sunlight, guys, tingnan nyo naman. Ito yung nakita ko na advantage pag hindi siya full sunlight. Ito. So nakita na dito. Itong banda na location niya is maarawan lang siya during afternoon time. So pinakadabi sa alocasia, direct to the sunlight, o meron siyang direct exposure ng sunlight during noon time, morning time at saka afternoon time. Sa noon time dapat shaded siya, guys. So maganda naman ang tubo ng alocasia pag full sunlight. Pero ang yung variegation niya hindi katulad nito na very maganda yung white. So kailangan kasi ang white na lumilitaw at saka dark green para may contrast siya. So just like yung sa pinakita ko kanina. So yun lang, bisa experience ko, kailangan nyo it's either magpili lang kayo kung ang location niya is either morning sunlight or afternoon sunlight. Kasi maganda ang location, guys, pag meron siyang exposure sa araw at saka yung technique ko kanina kung paano lagyan ng abono yung organic fertilizer dito lang sa tabi lang, sa paligid lang siya at saka later ma-develop na yung roots. So huwag nyo nang diligan. Ito, establish na. Hindi ko na dinidiligan ito for 1 month. So, tingnan nyo. Lumabas na yun yung video. So, yun lang si Jupe Lantito Vlogs. Like, share, and subscribe yung channel ko for alocasia development. At saka tingnan nyo yung pinakamalaki na alocasia, guys. So, tingnan nyo. Ang laki. Parang planggana yung dahon sa laki. So, sobra. At saka marami na yung babies na lumabas. Tingnan nyo. So, direct planting, produces more young babies at saka madali siyang maglaki. So, yun ang maganda sa alocasia, guys. Direct plant nyo muna, then later, saka pa nyo pa ilagay sa pot. So, yun lang ang ating halaman at kalaman for today. Like, share, and subscribe nyo. Jupe Lantito Vlogs. See you in my future vlogs. Thank you.